sad when you hear the word adoption. Always remember, adoption is to give love and to be loved. Our foster child meeting her biological mom for the first time after 3 years. Hi guys, this is Momiran from Storm Family. So I am a proud Bisaya vlogger, but in this video, magtatagalog po tayo para maintindihan ng lahat dahil meron na po tayong mga subscribers na mga hindi nakakaintindi ng Bisaya. So in this video, I will going to share to you the story of Ate Ella. So the common question about Ate Ella is, anak ko ba siya pagkadalaga or adopted? Diba? But to answer your question guys, she is not legally adopted yet. But nag-file na po kami ng legal guardian sa Municipality of Diga City. That was early 2019. But unfortunately, but as of the moment po, we have the custody of Ate Ella. But kahit hindi po namin legally adopted si Ate Ella, siya po ay totoo kong kadugo. Kasi po, si Ate Ella ay anak ng aking sister, our eldest sister. Tatlo po kami magkakapatid at ang ate ko po ay anak ng papa ko sa una niyang asawa. So, yeah, totoo po kaming magkadugo ni Ate Ella, kaya hindi po malayo ang loob ko sa kanya. So, as you can see po sa screen, makikita niyo po yung picture ng ate ko. At saka, yung picture po, nakasama ko yung dalawang anak niya na boys, si Kuya Troy at si Kuya Kyle. Way back 2018, last na nag-communicate po kami ng ate ko, ang alam ko lang po is apat na po yung anak niya. Si Kuya Troy, si Kuya Kyle, si Ate Christine at si Ate Eliza. But nung nag-abroad po ang ate ko, kasi isa po siyang domestic helper, so naiwan po yung mga pamahin ko sa babysitter. Minsan lang po namin sila nabibisita, gawa na yung may mga trabaho din po kami. Pero nag-communicate pa din kami ng ate ko nung time na nagpaalam siya na babalik siya abroad. Tapos kinakamusta ko din po yung mga bata. Minsan inuutusan niya din ako pag may papabili siya para sa mga bata. And after noon, medyo nagkalabuan yung communication namin ng ate ko kasi na-busy na din ako sa buhay ko. Pero minsan binibisita pa din namin yung bata, yung mga bata, pinupunta pa rin namin. Pero yung communication namin ng ate ko medyo madalang na. Tapos wala na kaming update na anong mga happenings ni ate sa buhay kasi one time nagka-misunderstanding din kami. And normal naman yun sa family. So wala talaga kaming communication at all. Tapos one time, tumawag yung ate ko. Sabi niya, gusto niya daw mag-visit sa amin. Siyempre, kahit yung last communication namin eh may konting problema, siyempre sinabi ko na oh why not, so pinapunta ko sila. And then I was shocked kasi ang pagkakaalam ko, as what I have said, apat lang yung anak ni ate, pero nung time na yun lima yung anak, lima yung dala niya anak. So and that was Ate Ella, mga 4 to 5 months pa lang siya noon. Sobrang ganda, sobrang cute sa nakakita niya sa video, sa pictures niya, sobrang ganda, sobrang liit na bata. Sabi ng ate ko, ganun talaga daw siya pinanganak maliit. Kasi yung ate ko din, medyo pitit din kasi talaga siya. Hindi kami same ng body figures, hindi kami same ng, kasi iba-iba naman kami ng lahi, iba naman yung mother niya, tsaka iba din yung mother ko. Mother namin, ang kuya ko, iba. So, yun, nung time na yun, banding-banding, kamustahan, usap-usap. Tapos, biglang one time, nagpaalam yung ate ko na kailangan niyang bumalik abroad and wala na siyang maiwan sa mga bata kasi medyo nagka-problema sa dating nagbabantay ng mga bata. Kaya I was worried, so I offered na, o sige, pwede mo namang iwan yung mga bata kasi yun din yung gusto niya. O pwede ba daw sa akin muna iwan since dalaga pa naman ako, wala pa naman kaming anak ng time na yun. So pumayag kami ng partner ko kasi ang pagkakausap namin eh kukuha naman daw ng magbabantay sa mga bata, magpapadala daw siya para sa pambayad ng babysitter. And yeah, pumayag kami. So one time, nakapag-usap kami ng ate ko na kung gusto ba daw namin i-adopt yung youngest child niya, which is si Ate Ella. Noong time to yun, medyo na-shock din ako, medyo natuwa at the same time, mixed emotion kasi matagal na kasi namin gusto ng partner ko magka-baby, matagal na kami nagsasama pero hindi pa kami kasal noong time na yun. But noong time na yun, stable na yung income ng partner ko. So, but guys, don't judge my ate kasi ang inisip ng ate ko is for the good future naman ng mga anak niya. Kasi ang ate ko po ay laging biktima ng maling pag-ibig, maling pagmamahal, unfortunately. Lagi po kasi siyang hoping and expecting na yung
lalaking mamimit niya, eh, yun na talaga yung makakasama niya habang buhay. But, turns out na iiwan din siya, tapos mabubuntis, kaya, ganun. So, syempre, sino ba namang magulang ang gustong mapaniwara yung anak, na gusto na walang mabuting kinabukasan yung anak. Kaya, siguro naisip niya na better na ipa-adapt na lang sa amin, kasi nahihirapan din siya since yung mga bata kailangan niya talagang iwan para lang makapagtrabaho siya, kasi mas okay yung income niya doon sa dati niya tinatrabuhuan as domestic helper. Pero yung dalawang anak niya po, yung naunang anak niya, eh, okay naman yun na sila, kasi nasa side naman sila ng totoong papa nila, and yung nag-aalaga sa kanila is yung lola nila. Ang problema lang ni ate is yung tatlong bata, yung tatlong babae, si Ate Christine, si Ate Eliza, at saka si Ate Ella. So, nang time na yon, hindi ko alam, ngayon ko lang din na-realize na postpartum stage si ate, magulo yung isip, kaya niya napag-desisyonan na, kaya niya nasabi na ipa-adopt. So, nung time na yon, medyo doubt ako, pero yung partner ko, with wide open arms, willing siya kasi matagal niya naming pangarap yon. Tapos, yun, nung time na yon, naiwan na sa amin yung tatlong mga bata. Yung tatlong babae, si Ate Christine, si Ate Eliza, at saka si Ate Ella. At nung time na yun, nag-aaral pa ako as college student. So, medyo mahirap, medyo masaya, nakakapagod, lahat. Parang mixed emotion, kasi I wasn't prepared for it. Hindi ko alam na ganun pala kahirap maging nanay, lalo na marami, pag marami yung anak. Eh, sila, biglaan, dumating sa amin, tatlong bata. Pero isa, para sa akin, isa yun sa pinaka magandang nagawa ko sa buong buhay ko, yung nakatulong ako, lalo na sa mga pamangkin ko, sa ate ko, na alagaan yung mga anak niya. Siyempre, mahal ko din yung mga bata kasi mga pamangkin ko yon. And napag-aral namin sila sa malapit na school. So habang nag-aaral ako, early in the morning, gigising kami para ihatid yung dalawang bata, si Ate Eliza at saka si Ate Christine. Tapos naman, yung pamangkin ko, yung youngest, si Ella, dinadala ko siya sa school. Kasi yung klase naman namin is half day lang. So, dinadala ko siya with the help of my friends. Yung klase naman is only half day, morning lang, 6 a.m. to 12. Then, after, uuwi agad. Tapos, dediretso na naman ako sa school ng mga bata kasi same time yung klase namin. Pero medyo early sila, mga 11:30, ganun. So, medyo malilate ako kasi mabiyahe pa. Pero pag DBC yung lolo nila, yung papa ko, siya yung nagpipick up sa mga bata. Tapos ihatid niya sa bahay namin, aantayin niya dumating ako, baga siya aalis. Pero pag busy, talagang kailangan ng mga bata maghintay doon sa school nila, sa classroom nila. May mga nagbabantay naman sa kanila kasi lahat ng teachers doon sa kinder at mga elementary, yes, may mga secretary naman na sila. So during lunchtime, okay lang na may mga bata pa doon na naiiwan. Kaya mas madalas na late na sila nakaka-uwi, pero nagpapabaon ako ng free lunch nila kasi expected naman yun, kasi alam ko naman na una silang mag-out sa klase. Tapos ako, babiyahe pa ako from Digos to Padada, and then Padada to Digos, then yung mga bata nasa Digos nag-aaral. So yun, ang hirap nung time na dinadala ko pa si Ella sa school kasi medyo nag-a-adjust ako. Tapos pag may mga quiz kami, may mga exam, nahihirapan ako kasi syempre magsusulat, magkakaga ka ng bata. Tapos puyat ka kasi yung si Ate Ella, pag gabi, ganun pala yun, nagigising ka talaga every now and then pag umiiyak yung bata, ganun. Tapos parang restless, ganun. Pero syempre, pag niyayakap ko yung mga pamangkin ko, nawawala yung pagod ko, ganun. So, noong time na yun, mahirap. Pero, with the help of my friends, napadali para sa akin yun. Kasi hindi nila ako iniwan, tinulungan nila ako. Even financially, kasi may mga time na hindi pa kami nakapag-adjust kasi yung sahod ng partner ko is every quincena. Tapos yung pangangailangan ng bata, ng mga bata, lalo na si Ate Ella, is kailangan nila talaga ng mas budget sa mga pangangailangan, like gatas nila, and then yung mga bata, yung babaunin nila araw-araw. So kailangan weekly nag-grocery kami. Kaya may mga time na nasushort ako, and thank God may mga tao ako na kilala, may mga kaibigan ako na tumulong sa akin, na walang doubt na tinulungan ako. Minsan sila pa yung humahatid, hinahatiran pa kami ng gatas ng mga bata, ng cash, kasi pang grocery ko for this week, kasi yung sahod ng partner ko is for the next week pa darating, ganun. So may mga time din na like na-exam kami, andyan din yung teachers ko na tumutulong din sa akin. Kinakarga nila muna yung pamangkin ko, si Ate Ella, pag may gagawin kami. So I am so blessed na may mga tao akong nakilala na tinulungan ako during those difficult times.
And sobrang hirap, but eventually nasanay ako sa presence ng mga bata. Tapos kahit papaano hindi naman ako pinabayaan ng papa ko, kasi yung partner ko nung time na yon, busy siya sa trabaho, lagi siyang nasa work, madalang lang yung pag-uwi niya, but of course hindi niya ako pinabayaan. Grabe yung pinakita niyang support, yung pagmamahal sa mga bata na like his own. And yung papa ko naman, pag hindi siya busy, lagi niyang binimake sure na bisitahin kami, na supportahan din kami financially pag may sahod na siya. Kaya, with their help, medyo nakapag... Tapos, dumating yung araw na unti-unti nang kinukuha sa amin yung mga bata. Kailangan na nilang kunin ng ate ko. Pero yung unang kinukuha nila is si Ate Christine. Kasi po, yung dalawang anak ni ate na boys, at saka si Christine, isa lang yung papa, pero hindi siya dun lumaki sa side ng papa niya, kaya hindi siya ganun kasanay. Pero nung time na yun, nakapag-decide na kami na dun na lang muna siya sa side ng papa niya, kasi medyo nahirapan na talaga kami nung time na yun. And nagpag-usap na din kami ng ate ko, kasi pauwi na daw siya at kukunin niya daw yung mga bata sa amin. So pinauna na lang namin sa Ate Christine nung time na yun. So yun, mga times na apat na lang kami. Syempre namimiss namin yung bata sa Ate Christine, kasi nasanay na kami na lima kaming gumagala, lima kaming nagfa-family time, diba? Kasi nung time na yun, nai-enjoy na namin, nasasanay na kami na ganun na yung routine namin, nakapag-adjust na kami, even financially nakapag-adjust na kami nun. Until one day na kailangan na talaga ding umalis ni Ate Eliza. So nung time na yun, wala na din si Ate Eliza. So ang naiwan sa amin is si Ate Ella na lang. Medyo nag-adjust talaga kami, kasi mas nagtagal sa amin si Ate Eliza eh. Kasi nung time na nabuntis ako kay Baby Shandria, si Ate Eliza, isa siya sa kasama ko sa bahay na nauutusan ko, like pagbubili ng mga pagkain sa labas, kasi I was advised for full bed rest. Pinatigil ako sa pag-aaral kasi hindi ako pwedeng ma-stress, kasi sensitive ako, kasi may history na ako na nakunan, na operahan. Kaya kailangan ko ng full bed rest. Bawal ako ma-stress, bawal ako mapagod. So nung time na yon, yun din yung time na, nung time na kasama ko pa si Ate Eliza, yun yung time na si Ate Ella kailangan kong ipaalaga sa in-laws ko. Pero malapit yung loob ng bata sa in-laws ko, kasi nung time na nag-aaral pa ako, hindi sa lahat ng classes na dinadala ko siya, kasi andyan yung in-laws ko para tulungan ako. Iniiwan ko sa kanila yung bata pag talagang busy, talagang hindi ko pwedeng dalhin sa school si Baby Ella nung time na yon. So nung time na yon na kailangan kong paalagaan si Ate Ella sa in-laws ko, yun yung time na kami na lang dalawa ni Ate Eliza yung laging magkasama. Kaya sobrang mas napalapit yung loob ni Ate Eliza sa akin, kasi napag-anuhan ko pa siya, napaglihian ko pa siya, kasi siya nga yung lagi ko kasama noong time na nagbuntis na ako. And sadly, si Ate Ella, mas madalas na siyang nakastay sa in-laws ko. I think, nasa, hindi pa siya 1 year old noong time na yun. Nasa 8 months ata, na ando na siya sa in-laws ko next day. Pero pag rest day ng partner ko, rest day ni daddy, kinukuha namin si Ate Ella. Every rest day talaga yan. Until nasanay na si Ate Ella, nakasama yung in-laws ko, hindi na siya pwedeng magstay ng matagal sa amin, kasi lagi na siya nagtatantrums, lagi niyang hinahanap yung in-laws ko para sa amin. As tumayong parents ni Ate Ella, matagal din namin natanggap, matagal din nag-sink in sa amin na si Ate Ella medyo lumalayo na yung loob sa amin. But still, alam niya naman na kami yung mama at papa niya nung time na yun, kasi hindi pa siya napapangaralan, hindi pa siya nasasabihan na iba yung mama mo, ganun, hindi pa. Nung time na yun, kami yung nakilala niya mama at papa niya. Pero mas sanay siya kasama yung in-laws ko, yung mamila niya, tsaka tatay niya. Kaya unti-unting sinasanay nilang namin yung sarili namin, kasi ako nung time na yun, I have no choice, kasi talagang sensitive akong nagbuntis. Kasi nung time na yun, nasa first trimester to second trimester, talagang doble ingat kami every now and then, nagpapa-check up. Tapos lagi akong na-hospitalize, lagi akong nagkakasakit. So talagang sobrang sensitive. Kaya lumatag talaga yung araw na si Ate Ella, kailangan niya na talagang magstay sa in-laws ko. And hanggang sa nanganak ako. Pero nung lumipat kami ng bahay, trinay pa namin kunin ulit si Ate Ella. And nasa 4 months or something, kasi nanganak ako si Sarian. So hindi ako pwedeng ganun kapagod agad, kaya kailangan ko pa rin ng assistance. So hindi ko pa rin pwedeng kunin si Ate Ella. So umuwi lang si Ate Ella sa amin pag andyan si daddy niya, yung husband ko.
in nung time na yun, nag-intay kami namin, so lumaki-laki na si Baby Chandria kasi si Ate Ella, makulit din, sobrang likot din. So nung lumipat kami ng bahay, tinry namin kunin ulit si Ate Ella, baka sakaling masanay ulit siya, nakasama kami. So nasa mga 7 months na si Baby Chandria nung time na yun. Okay naman, nakastay naman siya sa amin ng ilang, for 1 month, nakastay siya sa amin ng mga 1 month. Pero yung in-laws ko naman yung nag-adjust, sila naman yung parang nasaktan. Kaya affected din kami. Tapos yung bata, nasanay-sanay na din siya kasama kami kasi alam niya naman na kami talaga yung mama at papa niya. Yun yung pagkakaalam niya. And naawa kami sa in-laws ko kasi ilang 1 month din na hindi nila kasama yung bata. Sa sila mismo yung nag-approach na pwede ba nilang hiramin ulit yung bata. Tapos para sa akin, para sa amin ng partner ko, sana hindi muna, para mas masanay muna yung bata, nakasama kami. Pero naawa kami sa mga in-laws ko. So, pinahiram namin. So, mga 2 weeks, almost 2 weeks na nasa kanila yung bata, nasanay na naman ulit, nakasama sila. Hanggang sa tuwing umuwi dito si Ate Ella, hindi na talaga namin makontrol yung emotions niya, yung behavior niya. Only yung in-laws ko na lang na nakakausap siya, na magsasabihan siya, natatakot siya sa amin. Parang naiba na talaga yung ano niya. So, una masakit kasi parang nawalan ka ng karapatan bilang as a mom, as a tita niya. Pero yun kasi yung alam namin na mas makakabuti sa kanya. Kaya ganun na lang yung setup namin. Hinihiram na lang namin siya or kami yung bumibisita doon pag may time yung partner ko, yung husband ko. Kasi kami na yung Baby Chandria, kami na lang naiwan, kami na lang ang magkasama. And of course, binibisita pa rin naman kami ng papa ko, ni Papa Lolo. And bumibisita din si Papa dun sa mga bata, sa side ng ate ko. So, for now, kung na-observe nyo na hindi na ako madalas napopost na kasama si Ate Ella, kasi hindi talaga kami lagi magkasama. Hindi naman ganun kalayo yung bahay namin sa bahay ng in-laws ko. So, pumupunta naman sila dito, or hinihiram namin siya, or kami yung pumupunta doon, nag-stay doon, para mag-banding, ganun, mga simple ano lang, bonding for family. So, yeah, for now, ganun yung setup namin. And I hope I answer all of the questions. Like, adopted ba si Ate Ella? So, that ends my story. And sana malinaw para sa inyo kasi parang ako, parang naguluhan ako. But yeah, that's all for this video. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Storm family.